Good morning! This is Mama Shirley from Ang Sarap Grabe. Ngayong araw na ito, medyo kakaiba yung ating biko. Ito ay Red Velvet Biko with Yema Toppings. Sa paggawa nito, gusto kong i-share sa inyo muna kung paano ko ginagawa yung natural color red from beetroot. Hiniwa ko muna ito ng madaliit, nilagyan ko ng tubig at pinakuluan. So ito guys, pinakuluan ko lang talaga siya at hinintay ko na mag-fully absorb na yung liquid. I-check natin kung malambot na. Ayan, so we are ready for the next step na i-blend ito. Set this aside habang gumagawa naman tayo ng biko. Siyempre, kakailanganin natin dito ng glutinous rice. Hugasan lang ito ng 2 beses at lutuin lang ito na para lang tayong nagsasaing. Kung wala naman kayong rice cooker, don't worry. Lutuin lang ito in low heat. Right after natin ito maluto ay wagwagin na natin ito para lagyan na lang tayo ng lagay. Saan? Sa puso mo. So ito guys, pinaghalo ko muna ang cocoa powder at konting coconut milk at make sure na naka-off muna ang ating stove. Kapag nag-well blend na yung ating mixture ay tsaka natin ito i-turn ng high heat at ilagay na natin yung mga iba pang mga ingredients. Empty bottles of red wine laying on the floor from last night. We got a little drunk, yeah. Now I'm a little numb. Spending hours by your bedside. Ayan, so naglagay na ako dito ng ating beetroot puree na ginawa natin kanina. Ang beetroot nga pala guys ay para siyang singkamas na depende sa season. Kung season ngayon, mas marami tayong juice na makukuha dito at mas vibrant na color red pa ang makukuha natin dito. At kung nakabili naman kayo ng medyo dry na beetroot ay maglagay na lang kayo ng konting red food color. Somehow can get you off my mind. Don't wanna say goodbye, bye. Maybe we should take it. Kapag nakikita na natin na kumukulo na yung ating mixture, ay ilagay na natin yung niluto nating malagkit kanina. Guys, I highly suggest nga pala na right after natin maluto yung ating malagkit, ay magpakulo na tayo agad ng ating coconut milk kasi kapag hinayaan natin na lumamig ang ating malagkit, ay mahihirapan na tayo na lutuin ito with coconut milk kasi nga natuyo na siya. As per my experience. Lutuin lang natin ito with continuous stirring hanggang sa ma-absorb na yung liquid ng ating kanin. Kung gusto niya malaman na ito ay luto na, ay maririnig niyo na may nagsisisling na sa ating pan. Bago natin ito i-transfer ay naglagay muna ako dito ng coconut oil sa ating banana leaf na nalinis na at napasadahan sa apoy. Kung wala naman kayong banana leaf ay okay lang naman din basta't meron lang tayong coconut oil para ito ay iwas dikit. So ito yung natira sa ating biko at eksaktong-eksakto lang to sa apat na lenera na may sukat ng 4 inches in diameter.
Itabi mo muna natin ito habang gumagawa naman tayo ng ating yema toppings. Wala muna tayong apoy at imix natin ang ating egg yolks, salt at condensed milk. Over medium low heat ay pakuluan natin ito hanggang sa lumapot. Diba? Napakadali lang guys. Promise. Super. Dali. Yesterday I lost the battle, trying at all costs, oh, to keep you babe. Oh, to keep you babe. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you come back? Love me, hold me, need me, like the way you used to do, when it was just me. At ito yung natira sa ating pan. Eksaktong-eksakto lang talaga yung ating measurement. Ang ating next step ay ibobroil natin ito or tutustahin ang ibabaw ng ating yema toppings. Again guys, may magtatanong sa inyo na, Mami Shirley, kung wala akong broiler or oven, ay okay lang ba? Okay na, okay lang naman guys, pwede na ito ihain or ibenta. Kung meron kayong oven na katulad ko, i-turn lang natin yung ating broiler into high heat kasi wala itong thermometer. Hindi na natin ito kailangan i-preheat, ilagay lang natin yung ating pan sa upper layer ng ating oven at kailangan talaga natin ito bantayan. I-broil lang natin ito for 10 to 15 minutes or hanggang sa matusta na ang ibabaw ng ating yema. Let it cool in room temperature for 30 minutes. And now it's done, our red velvet biko with yema toppings. Yummy! Okay guys, wala tayo patumpik-tumpik pa. Pasensya na, medyo maingi dito ngayon. Pero hindi yung sagabal sa ating pagtikim na to. Wow! Guys, red na red. Ang ganda ng pagka-red niya talaga kapag beetroot yung ating gagamitin. Kain pa tayo. Wow. Yung beetroot, thanks God. Hindi siya naglasa. Sarap. Grabe. Tapos crunchy yung pinakatap ng yema niya. Perfect guys. Super. Wow. Last na to, promise. Last na, ayoko na. Ayoko na talaga. Sumabagsak ta. Ay po guys. Thank you for watching. Bye. Ay po guys. Be safe. Be healthy. And be happy. Bye guys. Bye, bye, bye.